Yung 526 pesos ko naging 11,970 pesos. If you wanna earn a bit while having fun, well, feel free to smash the bell button because I make videos about money-making apps and sites for free. Oh, let me out with a bright smile on now. Put me in the door, so won't get lost now. To the moonlight, I see you, Maria, right now. Hi sa mga timpayaman dyan, ang tagal kong nawala. So, it's been a while kasi na-busy lang sa business, online business. So, ito na nga, yung 526 pesos ko naging 11,970 pesos. Sa mga nagtatanong, investment ba yan? Oo, investment kasi may puhunan, may kapital. Kahit maliit pa yan, puhunan pa rin ang tawag dyan. 526 lang naman yung pinuhunan ko sa online business ko kasi I'm not that risk taker of a kind. Per the screen recording, you can see that I only started with 526 pesos. For me, maliit lang naman yung 526 pesos. Yun lang yung kaya kong mawala. Diba sabi nila, don't invest money you cannot afford to lose. Yun ang natutunan ko. Ito na nga yung pinaggagawa ko sa pera, sa 526 pesos. Ah, kasaba sa ero. So, flexing my face masks, guys. Ito yung mga paninda ko. Merong black, meron ding gray, meron ding white. Since siya nasa ingay. So, ito yung mabenta sa mga babae at matatanda na mahilig magsimba white. Ito naman yung gray, mga lalaki. Karamihan, lalaki ang nag-order kasi hindi raw visible masyado yung dirt. At meron din namang black. Ito yung best seller ko so far. So, enough with the face masks. So, I started na may 50 pieces lang. Isang kulay lang yun. So, ito lang yung meron ako noon. So, at first, it took me 4 days para mabenta lahat yung 50 pieces na in-order ko online. So, what I did was, nagma-my day lang ako, post lang ng post sa Facebook. So, after that post, ang daming nag-PM sa akin, mostly 2 towns away from my location. Nagtatanong about surprise, so yung mga available na colors, may sizes ba? So, sinasagot ko naman yung mga tanong nila. Of course, building rapport. Building rapport to your customers, diba? So, sa mga nagtatanong, how did I come up with this idea? Bakit face mask? Sa lahat ng pwedeng ibenta, bakit face mask? Na-inspire lang ako sa mga young individuals out there, watching their vlogs, they cook, they bake, innovate. Well, they have the skills and time. Ako naman, wala akong ganung skills. Wala din naman akong oras. Merong oras, pero hindi sa... Since nagka-pandemic kasi, sabi ko sa sarili ko, I need an extra income, I need side hustle para maibalik yung nagamit namin emergency fund. Dapat may pundo. Dapat may pundo palagi, diba? Since wala akong masyadong oras, I'm a mom of 3, I'm working full-time, sabi ko sa sarili ko, why not disposable face mask? Why not? New normal eh. Whether you like it or not, you need to wear face mask or else magbabayad ka ng multa. So what I usually do, sa mga natitira na face mask, lagay ko lang yan sa eco bag, tapos ihahang ko sa tricycle ng asawa ko kasi namamasada siya every day. At marami naman siyang benta. Yes, nakakabenta din kasi meron ding mga pasahero na makakalimutin magsuot ng mga face mask. Pero hindi talaga biro ang lahat, guys, kasi I'm working full-time, I work in a BPO company. Bumagsak talaga yung timbang ko from 51 kilograms to 48 kilograms. So, sa loob yan ng 3 buwan from January to March, bumagsak talaga yung timbang ko to 48 kilograms. Again, there's tricycle. Pasensya na po. Kasi I have to entertain the customers na nag-PPM, nag-i-inquire, nagtatanong yan. Siyempre, may tawaran pa yan pag medyo marami yung in-order nila.
And alam niyo naman na yung mga call center agent, karamihan sa gabi yan nagtatrabaho. So I usually log in at 10 p.m. local, tapos end ng shift ko 7 a.m. local time. So after taking my breakfast, yan, nag-check talaga ako agad sa inbox ko para i-confirm yung mga orders, tapos i-deliver namin ng asawa ko. So I'm just flexing this notebook kasi it's part of my journey as an online seller. Kasi andito lahat yung nag-journal ako. I manage my time. So itong notebook na to, ito yung saksi sa lahat. Ito yung saksi sa mga profit, sa capital, sa mga computation, sa mga computation. So andito lahat. Andito lahat yung goal for 2021. Goal sa YouTube ko, goal sa ano. And since marami na tong side hustle ko, napag-isipan kong gawin tong passive income. Yung trabaho ko mismo, active income na yun eh. I need to be there, nagpupuyat, nagtsatsaga para kumita. So, napag-isipan kong gawin passive income tong online business ko. So, just this April, may dalawa akong reseller. So, pinsan ko at yung friend niya. Sila yung resellers ko. So, kahit natutulog ako, kumikita pa rin ako, kahit maliit lang. At least passive. And in that case, nakakatulog na ako ng mahimbing, ng maayos. And I have more time with my kids. So, disclaimer lang, no? This is based on my personal experience. Doesn't mean na pag naglalabas ka ng pera, like same amount na nilabas ko, like 526 pesos, kita ka rin ng 11,444. Hindi ganun. Of course, nakadepende pa rin yan sa effort mo. Nakadepende pa rin yan sa kukunan mo. At nakadepende pa rin yan sa strategy mo. So I hope meron kayong natutunan sa online selling experience ko, and I'm looking forward na ibahagi din yung first time spot trading experience ko, pero I feel so hesitant kasi phone lang yung gamit ko, not laptop. So iyon, this has been Ivy. You guys have a good one and don't forget to wear your face mask.